Yan at magandang araw pong muli sa inyo mga kasaka. At welcome back to my channel Magsasakanduka. At ngayon nga po ay magsasabog na ako ng pataba o yung abono. Dahil itong aking yung aking sabog tanim ay pang 20 days na ngayon. Kung mapapansin nyo eh medyo naninilaw na yung aking palay, ano. Nangihingi na sila ng pagkain. Ayan, nangihingi na ng abono, ng patawa. At ang aking isasabo nga sa kanila ay 3-14 at saka isang urea, isang sakong 14 at isang sakong urea. Ang aking isasabog sa kanila yung apat na yung pinagsama, pinaghiwa-hiwalay ko na para mag-aangga ang buhatin. Itong mga pataba na ito, itong 3-14 at saka itong 4600 yung yan, urea ay bigay lang ng ano ng DA, bigay ng gobyerno dito sa aming munisipyo. At itong 3-14 na ito ay hindi ito yung Atlas. Ito yung made in China. Asan ba? Made in China yun eh. Wala. Origin. China. Ngayon ko lang maano ito. Ngayon ko lang masusubukan kung mausay ba itong 3-14 na ito. Karaniwan ko kasing ginagamit ay yung Atlas na 3-14. Ito naman ay yung urea. Bigay din ng gobyerno yan. Isang sakong urea at isang sakong 14 ang aking isasabog. Iba yung kulay ng ano na ito eh, ng 3-14 na ito eh. Ito. Kahawig niya yung ano, yung 16-20. Yan yung mga malalaking ano, butil na yan. Kabig niya yung 16-20. Ewan ko kung magaling to. Sana kasing bisa niya yung 3-14 na ginagamit ko, yung gawa ng Atlas. 3-14 siya. 3-14 plus meron siyang 11% na sulfur siguro to. Sulfur. May inam din siya siguro. Yan ay binigay sa akin ng gobyerno noong wet season, noong nakaraang tag-ulan. Eh, hindi ko na nagamit sila kasi noong ibigay sa akin yan, eh, nakabili na ako ng pataba at naisabog na. Bago sinabi na mayroong libreng ano, abono yung ano, yung DA. Sige po at ako'y magsasabog na para mapakain ko na ng sustansya itong aking mga ano, tanim na palay. At saka para hindi na rin ako tanghalian. Kasi pagka medyo tanghali na, eh medyo lumalakas-lakas na yung hangin. Hindi ka mukha ng umaga, yung umaga-umaga na wala pa yung ano, wala pang malalakas na hangin. Sige po, at ako'y magsasabog na ng ano, ng abono. Huwag niyong maliitin ang taong nagtatanim. Sila'y may talinong hirang maangkin, sanay sa tag-init at sanay sa taglamig. Laging hawak nila ay lupa at tubig. Mga halaman hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayani,
pangyarihay pagkain. Silang dakilang magsasaka, ang kamay ay mayakim at galing kay Banhala. Silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pagkainin ng bansa.
ay kayang paramihin. Buhay na bayani, kapangyarihay pagkain. Ayan, at tapos na po akong mag-apply ng abono sa aking 4,200 square meter na bukid. Ayan, at ang aking in-apply nga po itong 14, isang sakong 14 at isang sakong urea. Ayan, yung kasi ang pangunahing nutrients o sustansya na kailangan ng aking ng mga batang palay. Ayan, lalo-lalo itong mga sabog tanim. Ayan, complete fertilizer at saka urea ang pangunahing kailangan nila. Kaya yun ang ibinigay ko sa kanila. Ayan. At pagkatapos kong mag-apply ng abono, ay hahayaan ko lang yung matiyo kasi nasa stage na siya ng kanyang pagsusuwi. Kailangan na walang tubig pag siya yung magsusuwi na para marami siyang masuwi. So yun sa gabi doon, natapos ko ng una kong inapplyan ng abono at hindi ko na binidyuhan para mabilis ako sa pag-apply ng abono para hindi ako tanghaliin. So siguro hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong ginawang panonood. Hanggang sa susunod na video, at ingat po tayong lahat. God bless sa atin po lahat. Maraming salamat. Gutom na ako eh. Hindi pa ako nagmimerienda.